Ang dami sa inyong naghahanap sa Grasshead Family at ito nga ang nangyari. Para sa mga sumubaybay sa ating Grasshead Family at talaga namang laging nagaantay ng update. Kung matatandaan nyo nga ay nakumpleto na natin sila. At parang magpa 5 months na din tayong nag-aalaga ng Grassheads. Siguro napansin nyo nung mga nakaraang buwan ay medyo nagda-dry na sila. Though we na-water pa rin namin sila pero siguro dahil na din sa weather. At siguro big factor na yung medyo tumatanda na nga ang ating mga alagang Grassheads. Simula na nga din mabutas yung kanilang skin. Pero in fairness naman, diba, nakatagal sila ng ilang buwan. Before din, nagta-travel kami at naiiwan sila ng ilang days pero wala namang problema. Pagbalik naman namin, fresh pa rin sila basta nilalagyan namin sila ng madaming water bago umalis. And then last month, sobrang nalanta talaga sila. And yun yung time na laging umuulan dito and hindi sila naaarawan. Na-delete ko lang yung videos pero minakeover ko pa sila and nilagyan ng fresh na water. Nilipat ko din sila sa mas malaking window. Medyo nabubuhay na sila that time kaso nga nagkasakit ang twins. So hindi ko masyadong naasikaso ang mga grasshead. And madalang ko na lang silang nawawater kasi nga dalawa silang sabay na nagkasakit. Hanggang sa nung nawawater na ulit namin sila, after naman nun, ako naman yung nagkasakit. And ilang araw din talaga at dito na nag-start mag-dry yung mga grasshead. And hindi ko na nagawa ng paraan. At ngayon nga, ito na ang latest update sa mga alaga nating grasshead. Sobrang tuyong-tuyo na talaga ng kanilang green hair. At ito nga at naging brown hair na talaga sila. Mayat na nga din yung mga ating alagang grasshead kasi wala na talagang nutrients yung kanilang katawan. Pero merong isang nakasurvive. At ito nga si Owl Grasshead. Sa kanilang lahat, siya lang talaga yung nagkaroon ng green hair pa din. Hindi super healthy pero tingnan nyo, buhay na buhay pa rin yung kanyang buhok. Anyway, ito na nga ang ating flower heads. Nakalaro ng ating kambal na grasshead. And then, ito na nga din pala si Pilar. Hindi na din talaga kinaya ng ating baby girl. Tapos, ito na din si Pepe. Sobrang dry na pati ng kanyang balat. Pati si Mrs. Grasshead, ito super dry na din. Kapag ginawakan mo ang kanyang roots, grabe ang lutong na. At syempre, ito ang ating kauna-unahang grasshead. Walang iba kundi si Mr. Grasshead. And ito na nga siya ngayon. Pati si Lolo Grasshead, nag-dry na din siya. Pero tingnan mo ang kanyang bigote at kilay, buong-buo pa din. Si Lola Grasshead, ang natira na lang isang kanyang ribbon. Ang kanyang hair talagang pang-lola na ngayon. Nagkaroon din tayo ng alaga na manok, pusa at daga. At pati sila is nag-dry na. Actually, mas na una pa itong mga to kaysa sa Grasshead Family. Yung palaman kasi nila is parang may kasama siyang glitters. And ngayon, time na nga para mag-goodbye tayo sa Grasshead Family. Pinagbabay ko na din ng twins kasi syempre kailangan na natin silang alisin dito sa window. And hindi ko alam kung ano ba yung gagawin ko sa mga to kaya kumuha na lang muna ako ng plastic. So dito natin iipunin lahat ng ating grasshead na natuyo. Sayang, gumaganda na ulit yung weather dito at tamang-tama nga sa pag-grow ng grasshead. Anyway, wala na tayong magagawa kasi super dry na nga sila at hindi na kayang mabuhay. At least naman nakasama natin sila ng matagal. So bali ito na nga lahat ng ating grasshead dito sa plastic. My grasshead family. So ngayon si Owl Grasshead na lang muna yung natira sa Grasshead Family. Though makikita mo old din siya pero sana tumagal pa din si Owl Grasshead.